Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. I'm sending you positive energy. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, we have number 21. May pregnancy card tayo dito. O yung iba sa inyo, pwedeng kakapanganak nyo lang ba? Ayan po. Meron din dito, pwedeng kakalipat lang ng bahay. Ayan, so may new beginnings kasi na pinapakita sa inyo dito. Or pwedeng meron kayong malalaman na isang kaibigan o isang family member na pwedeng buntis or magmamigrate, ganyan. Meron tayo ditong number 33. Okay, so tignan natin. So medyo may struggle pala yung iba sa inyo dito. Ayan po, parang alam mo yung naninibago kayo. So, kasi nga, pwedeng new environment ito. Ayan. Iba naman po sa inyo, yung kilos ninyo or kada kilos ninyo, may mga nakabantay dito. Madami ding tao na parang nagkaka-interest sa inyo, water sign. So, ayan po, either single kayo or married kayo, may mga tao dito na parang attracted pa rin po, na-attract pa rin sa inyo. We have number 9, ayan. So, you will feel valuable ngayong araw na ito towards sa mga tao talaga din na mahalaga sa'yo. Or may mga tao nga talaga dito na magbibigay talaga ng interest sa'yo. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Water Signs. Okay. Okay, meron tayo ditong depth. Okay, so parang pag-isipan nyo daw yung mga plano ninyo. Tignan mo, may value talaga tayo dito. May mga tao talaga na makikita mo yung importansya mo sa kanila. You know, papahalagahan ka talaga nila. Ayan po. So, maybe yung iba dito sa inyo ngayong araw ay, ayan, kailangan lang talaga yung mga plans ninyo, pag-isipan ninyo. Kasi nga, meron kayong mga adjustments talaga na gagawin dito. Resentment, anger, and hurtful words. Mag-ingat lang kayo kasi pwedeng itong mga tao na tumitingin pala sa'yo, some of them, hindi sila sabi natin, hindi sila natutuwa sa mga nangyayari sa life mo. Lalo na kung magaganda yung nangyayari sa life mo. So, more on ingit yung nararamdaman nila dito. So, mag-iingat ka lang kasi pwedeng makarinig ka sa kanila ng mga... pwedeng mga... Meron dito nagpapalipad hangin talaga sa'yo. And meron dito ay parang maririnig mo talaga yung... I mean, paparinig talaga sa'yo yung mga pinag-uusapan nila. And baka panghinaan ka ng loob dito. Huwag mo masyadong damdamin yung mga sasabihin ng mga taong to. And hindi mo rin kailangang sumagot sa kanila kasi mas lalo silang matutuwa pag binigyan mo sila ng attention. May mga ganyan talagang tao na papansin. Tapos pag binigyan mo ng attention, it's either magagalit sa'yo or tuwang-tuwa kasi yun nga, pinaglaanan mo sila ng oras nila. So huwag mong ibigay sa kanila yung satisfaction na ganun. Oo, tignan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Okay, ano pa ba ang mensahe natin? Mensahe pa po natin, Spirit Guide. Okay. Mayroon tayo ditong a blessing for mother. So, sabi ko nga dito, pwedeng may buntis or kapapanganak lamang. So, ayan po, pwede rin naman kayo to. Puyat na puyat yung iba sa inyo dito ngayong araw. Pwede rin naman na, ayan po, nakakatulong ninyo yung inyong parents, yung inyong mom, sa pag-aalaga ng inyong anak. At meron dito, sobrang maalaga talaga kayong nanay. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Pagdating naman sa trabaho ni Water Signs, we have, ano to? Queen of Swords, and meron tayo ditong number 43, which is lightning, okay? So, medyo mag-ingat lang kayo dito kasi pwedeng meron nga dito ay sobrang negatibo yung energy ng tao na to. Okay? So, parang magugulat kayo sa mga sinasabi niya. Oo, okay, masyadong magpaka-stress dito sa katrabaho nyo na ito. Medyo malisyoso siya at siya yata yung bitter dito. Baka sa kanya ka may marinig na hindi magagandang mga salita. Parang gusto niya talaga i-down ka nitong katrabaho mo na to. Tignan po natin pagdating naman sa inyong negosyo. Kung meron po kayong negosyo, tignan natin. Spirit guide, pagdating naman po sa negosyo, kamusta po? Okay, pagdating sa negosyo, we have the Hierophant and meron tayo ditong 10 of Pentacles. Tapos meron tayo ditong number 29, which is the Mouse. Okay, mag-ingat kayo kasi pwedeng meron dito, medyo matagal na kayong kinukuhanan, matagal na kayong kinupupitan. Could be a family member, ayan po, baka pag nagbabantay yung isang family member mo, lagi na lang may nawawala dyan. So parang ang nangyayari kasi hindi...
hindi umuusad yung negosyo ninyo kapag ganyan, kapag may kumukupit. Ayun yung pinapakita dito, water signs. Kaya just make sure lang talaga na kung sabi natin, kahit family member mo man yan, pagbayarin mo siya or bayaran mo yung kinuha niya dun sa negosyo mo. Yes, kahit sabihin mo pa na, ay, akin din naman po mapupunta yun eh, kita ko din po yun. Mas okay na yung every time nakukuha ka sa negosyo mo, magbabayad ka. Ayan po. Yun yung kailangan mo talaga dito. Kasi kailangan ninyong i-break yung pattern na to. Nakasanayan na kasi, oh. Parang hindi nyo din naman kasi sinasaway yung tao na to kapag nakikita ninyo. So, ingat lang kayo, ayan, kung meron kayong mga staffs dito. Kasi pwedeng may nangungupit talaga sa inyo. Yun talaga pinapakita sa inyo dito, eh. Yan. Some of you naman, makukuha or mababawi nyo pa yung, sabi natin, yung mga kinupit na yan, yung mga nawala dito sa negosyo ninyo. Kaya lang, medyo matatagalan pa. So, sa halip na umiikot yung inyong negosyo, hindi siya nangyayari o yung inyong puhunan. Pagdating sa pera, we have 10 of cups and meron tayo ditong number 26, which is the park. Ayan, park. So, ano naman, pagdating dito sa money, medyo merong tao dito, water signs, na parang dumidikit lang talaga sa inyo kasi may kailangan po sa inyo. Ayan. And pwedeng meron itong, yung isang kaibigan mo, may problema siya sa family niya, tapos ikaw yung nilalapitan niya. So, pwedeng may manghihiram sa'yo ngayong araw na ito ng pera. Ayan, oh. Parang bang ikaw lang yung nakikita niya na makakatulong sa kanya. Ganun yung dating mo sa kanya. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman po sa love life. Okay? So, we have naman 8 of wands and meron tayo ditong number 25, which is the clouds pagdating sa relationship. Na makikita mo, mahuhuli mo yung person mo sa sarili niyang bibig. May mga sasabihin siya sa'yo na, ayan, parang hindi mo inaasahan, magugulat ka sa kanya. Oo. Malalaman mo din kung gaano ka ba kahalaga dito sa person mo. Parang nagmamadali lagi yung person mo pag nag-uusap kayo. Parang feeling mo wala siyang time sa'yo. Meron akong nakikita din dito, pwedeng ito ay regarding sa mga legal papers. Pwedeng meron kayong mga kinukuha na papers kasi baka may magpapakasal na dito. Yung iba naman po sa inyo, water signs, ay ito. Di ko alam kung ang nilalakad dito is annulment papers or divorce papers. Pero yun kasi yung pinapakita. Ayan o, pagdating sa inyong relationship. Some of you are still dealing with your ex. Pwedeng nakikipag-usap, makikipag-communicate sa inyo yan ngayong araw. Baka nga siya yung tingin ng tingin sa'yo dito. Siya yung sobrang curious sa'yo. Lahat ng nangyayari sa life mo, alam niya. Oo. Ayan, ex-energy kasi yung lumalabas dito. So, parang may pag-uusap pa talaga na mangyayari. Some of you, may kilig pa kayo na nararamdaman towards this person. But, tignan po ninyo kung ano ba talaga yung intention sa inyo nung tao na yan. So, ito po yung mga lucky numbers mo. Medyo madami-dami po ito. Isulat nyo na lang. 43, 26, 25, 29, 9, 49, 33, 21, and we have number 12. Ayan. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!